goes till I get up. Time is. Kamusta mga kamotoball natin dyan? For today's vlog, re-reviewin natin tong e-scooter na to kung worth it ba siya sa alagang 18,500 or hindi. Kung di nyo pa napapanood yung last vlog natin, in-review naman natin yung mini scooter na nagkaalaga sa 6,500. For today's vlog, ito namang mas malaki. Scooter na talaga siya. Pwede mo siyang gamitin pang malayuan. Ito i-review natin kung anong meron sa kanya. Ito na, mga kamotoball natin dyan. I-review na natin kung ano bang meron dito sa e-scooter na to. Unang-una, ito yung handle grip niya. Tapos, para umandar siya, ito yung pipigain natin. Ito, pipigain mo siya. Tapos, ito yung speedometer niya. Kung yung bilis mo, tsaka kung ilang kilometer narating mo. Take note po, kaya umabot na to ng 6 hours, may get mong gagamitin. Pang malayuan talaga siya, saglit lang i-charge, eco-friendly pa siya. Tsaka ito po yung bell, yan, malakas. Ito yung brake, i-brake, ito siya, tingnan nyo, ito yung wire sa likod. Ito, naka-disc brake na rin siya. Ayun ang magandaan dito, disc brake na yung likod. Para ka rin naka-ABS dyan kasi yung likod yung naka-disc brake. Ayan, naka-mugs rin siya na RB5 ang mugs niya. Nakagunong na rin siya. Talagang para ka rin nakamotor dito kaso ano nga lang. Ayan, pag pinreno mo, iilaw rin yung ilaw sa likod. And ayun, that's all. Tapos may mga kasama siya sa box. Ito yung box niya. Ito. First, ito yung charger niya. Parang sa laptop. Second, ito kasi pwede siyang gawing upuan kung kawit yung dyan. Ilalagay yun. Tapos ito yung sa upuan niya. I-assemble dyan. Kaso wala tayong tummy para i-assemble. Kaya sa next na natin siya Ayun lang, wala na mga tools na lang. Ayan, nakita nyo. Pero hindi matatapos to hanggat di natin pinag-test. Kamotoball, itetest drive na natin tong e-scooter. Tuturo ko sa inyo paano gamitin. Diba kunyari, nakapatay siya, ikiklik mo lang siya para magbukas. Ayan, nakabukas na siya. Tapos, itetest drive na natin. Bago nyo siya, bago siya gumana, kailangan i-click ka muna tapos higa. Diba ang bilis niya? Kaya sarap talaga niya gamitin. Kaya di, pwede mo nang pamalengke pag may bibiling ka sa labas. At eco-friendly to. Hindi siya malakas sa kuryente. At di mo na kailangan ng gasolina kaysa sa motor. Pero maganda pa rin yung motor. Siyempre, ayun ang ating nakasanayan, mga kamoto dyan. Pero ito, isa pang ikot. Papakita ko sa inyo ang bilis na ito. Push. At ayun nga mga kamotoball, dito na magtatapos ang vlog natin ngayong araw. Please like, share, and subscribe, and click the bell button. And shout out to Leilian, and keep safe apparel.